Magandang araw, kaibigan. Ako nga pala si DJ B ng Barangay Inspiring Stories. At ito ang ating kwento. Ampon lamang si Andrew ng mayamang pamilya. Nakuha siya sa DSWD at legit ang pag-ampon sa kanya ng mag-asawa. Nangyari yon noong 9 na taong gulang pa lamang siya. At dahil napunta nga siya sa mayamang pamilya, mula noon ay nasusunod na ang luho niya mula noong bata pa siya hanggang sa ngayon na binata na. Sa totoo nga niyan ay lahat ng gadget na nauuso, kanyang nakakamtan dahil sa yaman ng umampon sa kanya. Samantala, habang nagbibilang ng pera si Andrew, sapagkat kaka-withdraw pa lamang niya, biglang may humablot sa kanyang pera at ito ay tumakbo palayo, kaya naman hinaboy niya ito. Pero syempre, ginamit niya ang kanyang magarang motorsiklo. Kaso nga lang, malapalos ang snatcher. Kung saan-saan ito lumulusot, kaya naman hindi niya na nasundan pa. Pero hindi iyon naging problema sa kanya dahil hihingi na lamang siya ng panibagong pera sa mga magulang. Total ay mayaman naman ang mga ito at maliit lamang ang halaga na natangay sa kanya. Iyon nga ang bagay na kanyang ginawa. Hindi naman nag-atubiling magbigay ang ina. Huwag mo nang panghinayangan yung pera na yun, anak. Maliit lamang yun at kayang-kaya kong palitan. Basta Andrew ah, patakbuhin mo ng maayos ang restaurant na hawak mo ngayon. Paalala sa kanya ng ina na si Sofia. Talagang pagbubutihin ko po ang trabaho ko, Mami. Malaki kasi ang utang na loob ko sa inyo. Kung hindi nyo kasi ako inampo ni Daddy, hindi sana ganito kaganda ang buhay ko. Baka boring na. Kaya Mami, thank you so much po ah. Napangiti naman ang ginang at maya-maya'y napayakap ito sa kanya. Walang anuman yun, anak. Kahit ganun man ang tingin mo para sa iyong sarili, tinuring ka namin ng daddy mo bilang isang totoong anak. Samantala, noong nakaraang taon, nakapagtapos ng pag-aaral ang binata. Kaya naman bilang gantimpala ng mga magulang, ipinagkaloob niya sa kanya ang isang negosyo. Siya nga pala, yung pera na natangay sa kanya ng snatcher, regalo iyon ng kanyang mommy sa kanya. Malapit na kasi ang kanyang kaarawan at humiling siya sa ina na pera na lamang kesa sa alinmang material na bagay. Pero kahit sagana siya sa pera, nararamdaman niya na parang mayroong kulang sa kanya. May hinahanap-hanap siya at hindi naman niya matukoy. Basta alam niya naman sa sariling hindi iyon yung mga tunay niyang magulang. Pinabayaan na kasi siya at hindi niya hinahanap-hanap ang mga yun. Nang sumapit na nga ang 30 niyang araw, marami namang dumalo sa ingrande niyang handaan. Kadalasan sa mga iyon ay mga malalapit na kaibigan ng kanyang mga magulang. At syempre, yung mga kaibigan niya rin at mga kaklase noong nag-aaral pa siya. Mayroon lang nakapansin sa isa sa mga kaibigan niya kung bakit siya malungkot sa kasagsagan ng kanyang kaarawan. Kaya naman natanong iyon sa kanya ni Helen. May problema ba, Andrew? Wala naman, Helen. Pero kailan lang, nadarama ko noong gantong pakiramdam. Yung tipong parang may hinahanap ako. Kailan ko lang ito naramdaman nang malapit na akong mag-30. Paliwanag niya rito. Natawa naman sa kanya si Helen habang nagsasabi, "O baka naman nangungulila na ang puso mo. Sa edad mo na kasing yan ay hindi ka pa na ikakasal, samantalang yung mga kaklase natin, mga pamilyado at pamilyada na." Nang sabihin iyon ng dalaga ay bigla siyang napayuko. Paano ba naman, may katotohanan ang mga sinabi nito. Isa rin iyon sa dahilan kung bakit medyo malungkot pa rin siya sa kabila ng kasaganaan. "Oh, bakit napayuko ka? Tama yung sinabi ko, hindi ba, na nangungulila ka? Bakit ba kasi ayaw mo pa akong ligawan eh? Pareho naman tayong single." Wika ni Helen. Alam ni Andrew na matagal nang mayroong pagtingin sa kanya si Helen, mula ng high school pa lamang sila. Sa lakas ng tama nito sa kanya, ito na rin ang nagbibigay ng motibo. Pero ewan ba niya kung bakit parang nag-aalinlangan siyang ligawan nito. Dahil bukod sa hindi niya ito type, ay parang meron siyang hinihintay. Pero ang tanong niya sa sarili ay kung sino kaya yun. "Alam mo, Helen, maganda ka naman talaga eh. Kaya tsak na maraming nagkakandarapang mga lalaki sa'yo. At makakahanap ka pa ng mamahalin. Ako kasi, hanggang kaibigan lang talaga ang may bibigay ko sa'yo." Wika niya rito. Bigla namang napangiti ang dalaga kahit na ganun ang kanyang mga sinabi. "Oo nga, tama ka. Maraming lalaki.
Pero wala akong nararamdaman para sa kanila. Sa'yo lang talaga, Andrew. Tanggap ko hanggang kaibigan lamang ang turing mo sa akin. Pero hindi ako nawawala ng pag-asa na balang araw, matututunan mo rin akong mahalin. Napatitig naman siya sa dalaga. Humahanga siya sa katapatan na iniukol nito para sa kanya kahit na wala pa namang sila. Hindi niya masisisi ang sarili kung bakit ito ang tinuturing niyang pinakamatalik na kaibigan. Nag-inuman sila ni Helen ang sandaling iyon. Bukod sa kanyang mga magulang at kapatid, itong si Helen pa nga ang nagregalo sa kanya ng mahal na gift. Paano ba naman kasi? Niregaluhan siya ng mamahaling cellphone. Labis-labis siyang nagpapasalamat sa kaibigan niyang ito. Nang matapos na ang party, agad nang natulog si Andrew. Nag-enjoy rin naman siya dahil nakakwentuhan niya ng matagal si Helen. Marami silang napag-usapan tungkol sa buhay-buhay. Hanggang sa maya-maya pa, tuluyan na siyang dinalaw ng antok. Hanggang sa hindi niya na namalayan ang pagtakbo ng oras. Nanaginip siya nang nasunog daw ang bahay na tinutuluyan niya. Kaya naman hindi siya makalabas sa lugar. Maya-maya pa, nakita niya na nakabukas ang bintana kaya't lumapit siya roon upang humingi ng tulong. Doon kasi sa pwesto na yon ay walang apoy, kaya't malaya siyang lumapit roon. Nung meron siyang natanaw na isang dalaga ay humingi siya ng tulong. Napalingon naman sa kanya ang babae. Sumenyas ito na maghintay lamang raw siya. Sa inaasta ng babaeng iyon ay parang hindi ito nakakapagsalita. Gayunpaman, kitang-kita niya sa mukha nito ang labis na pag-aalala sa kanya. Nagkukumahog pa nga itong umalis at tingin niya ay hihingi ito ng tulong sa mga kalalakihan. At hindi nga siya nagkamali. Mayroong dumating na mga kalalakihan at handa siyang sagipin. Kaso nga lang ay bigla siyang nahimatay dahil sa mga nalalanghap na usok. Hindi nagtagal ay nagising siya nang dahil sa panaginip na yun. Hindi niya alam kung bakit muli na naman niya itong napanaginipan. Nangyari iyon 3 taon na ang nakararaan, matapos masunog ang kanyang bahay. Noon kasi ay sinubukan niya na rin na bumakod. Pero ang hindi niya may paliwanag ay kung bakit hinahanap-hanap niya yung magandang babaeng tumulong sa kanya. Mula kasi noon ay hindi na niya ito nasilayan pa. Sinubukan niya na rin hanapin, ngunit hindi talaga matagpuan. Kaya naman umaasa pa rin siya na makikita niya muli ang babaeng iyon para kahit papaano ay makapagpasalamat man lang siya. Sa babae pa naman na iyon niya nakikita ang pangarap para sa isang ideal na asawa. Isang araw, habang kumakain sa balkonahe si Andrew, bigla na lang lumitaw si Helen mula sa kanyang likuran. Makasuot ito ng isang simpleng puting damit na lalong nagpapalitaw sa kanyang natural na kagandahan. Andrew, gusto mo bang lumabas? Mukhang kailangan mo kasi ng sariwang hangin eh, at kakaibang tanawin. Alok ni Helen na may kasamang ngiti. Tama ka, Helen. Siguro nga kailangan ko ng bagong ambience. Saan mo gustong pumunta? Napangiti si Helen at tumango. Sa beach tayo, Andrew. Maaring dun mo mahanap ang peace of mind na hinahanap mo. Nagpa siya silang pumunta sa isang malapit na beach resort. Samantala, habang naglalakad sila sa tabing dagat, bigla na lamang napahinto si Andrew. Nakita niya ang isang babae na nag-iisa at nakatitig sa malayo. Ang babae ay may mahabang buhok na sumasayaw sa indak ng hangin. At ang mga mata nito ay sadyang mapupungay. Napalunok si Andrew. Helen, yun yung babae. Yung babae sumagip sa akin nung nasunog yung dati kong bahay. Naalala mo ba yun? Nakakwento ko yun sa'yo noon eh. Bulong niya rito. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa babae. Ah, siya pala yun? Tanong ni Helen. Tumango si Andrew. Hindi pa rin siya makapaniwala na nasa harap na niya ang babaeng ito. Oo, siya yun. Hindi ako maaaring magkamali. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Andrew na tila nabuo ang isang malaking piraso ng kanyang buhay na matagal na niyang hinahanap. Sa wakas ay natagpuan na niya ang babaeng iyon. Kaya naman nilapitan niya ito at kinausap. Ngunit nagulat si Andrew sa reaksyon ng babae. Sa halip na sumagot, ang babae ay kumuha ng isang papel at ballpen mula sa kanyang bag. Sinulat nito ang kanyang sagot at ipinakita ito kay Andrew. Oo, ako yung babae na tumulong sa iyo noong nasunog ang bahay mo. Ako si Maya. Natigilan si Andrew. Hindi niya inaasahang tipinga talaga ang babae. Pero sa kabila nito, natuwa siya nung natagpuan na niya ang babae na matagal na niyang hinahanap. Maya?
Ulit niya. Ang pangalan ng babae ay tila musika sa kanyang tenga. Salamat sa tulong mo noon ah. Hindi ko man lang nasabi sa iyo noon dahil sa nangyari. Maya-maya pa ay ngumiti ito at sumulat muli sa papel. Walang anuman. Natutuwa ako na nakita kita ulit. Sa mga sandaling iyon, tila nagbago ang lahat para kay Andrew. Ang babae na matagal na niyang hinahanap ay nasa harap na niya at hindi niya ito papakawalan pa. Samantala, habang nanonood si Helen sa dalawa mula sa malayo, hindi niya maiwasang maramdaman ng selos. Kahit na alam niyang hindi siyang pinili ni Andrew, hindi pa rin niya maiwasang masaktan. Nakita niya kung paano tumingin si Andrew kay Maya. Puno ng damdamin ang inuukol nito sa dalaga. Nagpa siya si Helen na umalis muna. Gusto niyang intindihin ang kanyang nararamdaman at kung ano ang dapat niyang gawin. Kahit na masakit, alam niyang kailangan niyang tanggapin na hindi siya ang mahal ni Andrew. Ngunit sa kabila ng lahat, alam ni Helen na hindi niya kayang iwan si Andrew. Mahal niya ito at handa siyang maging kaibigan lang nito kung iyon ang ikaliligaya nito. Dahil para kay Helen, ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa pagsukli ng pagmamahal, kundi pati na rin sa pagbibigay ng kaligayahan sa taong mahal mo. Kinabukasan, sa tahanan ng lalaki, nang makauwi na sila, habang sila ay nag-aalmusal, nagpa siya si Helen na kumprontahin si Andrew. Andrew, kailangan nating mag-usap. Tumingin ang lalaki sa kanya. Ano yun, Helen? Hindi mo ba napapansin? Nagsiselos ako. Alam kong kaibigan lang ang turing mo sa akin pero hindi ko maiwasang maramdaman ito. Mahal kita, Andrew. Pero kailangan kong malaman. Ano ba talagang nararamdaman mo para sa akin at para kay Maya? Diretso niyang tanong rito. Natigilan ang lalaki. Hindi inaasahan ang tanong ni Helen. Sa isip niya, alam niyang hindi niya mahal si Helen sa paraang gusto nito. Pero hindi niya rin alam kung ano ang nararamdaman niya para kay Maya. Sa dalagang iyon, umaayon ang kanyang puso. Helen, mahalaga ka sa akin at alam mo yan. Isa ka sa pinakamahalagang tao sa buhay ko. Pero hindi ko masasabing mahal kita sa paraang gusto mo. Hindi ko rin alam kung ano ang nararamdaman ko para kay Maya. Siguro kailangan ko lang ng oras para intindihin ang lahat. Sagot ni Andrew. Nagpa siya sa Helen na tanggapin ang sagot ng binata. Kahit na masakit, alam niyang kailangan niyang bigyan ng oras si Andrew para malaman ang tunay na nararamdaman nito. Sa mga salitang binitawan ni Andrew, bigla na lamang tumulo ang luha mula sa mga mata ni Helen. Helen, huwag kang umiyak. Bulong ni Andrew. Ngunit hindi niya alam kung ano pa ang dapat niyang sabihin. Sa kabila ng kanyang pagsisikap na maging tapat, alam niyang nasaktan niya pa rin ang kaibigan. Ngunit sa kabila ng mga luha, gumiti si Helen. Wala to, Andrew. Siguro kailangan ko lang talaga ito. Kailangan kong tanggapin na hindi mo ako mahal sa paraan na gusto ko. Pero promise, okay lang ako. Kailangan ko lang ng panahon para mawala ang sakit. Sa mga sandaling iyon, hindi alam ni Andrew kung ano ang nararamdaman niya. Kahit na alam niyang hindi niya mahal si Helen sa paraang gusto nito, hindi pa rin niya maiwasang maramdaman ng lungkot kapag nakikita niya itong umiiyak. Napansin ni Andrew na hindi na bumibisita si Helen sa kanila makaraan ng ilang araw. Nang tanungin niya ang mga kaibigan nila, nalaman niyang nagkasakit daw ito. Hindi niya maiwasan na mag-alala para rito. Habang iniisip niya kung ano ang gagawin, tumawag sa kanya ang isang kakilala na nagbabalita na si Maya ay kinidnap ng isang politiko na matagal na nitong manligaw. Nang malaman ito ni Andrew, lalong lumakas ang kanyang kaba. Nasa harap siya ngayon ng isang malaking desisyon. Sino sa dalawang babae ang uunahin niyang tulungan? Si Helen na matagal na niyang kaibigan o si Maya na bago niya palang kakilala? Nagpa siya si Andrew na puntaan muna si Helen. Alam niyang kailangan nito ng tulong at bilang kaibigan, hindi niya ito maiiwan. Helen, kamusta ka na? Narito ako para sa'yo. Sabi ni Andrew nang makarating siya sa bahay ni Helen. Andrew, bakit nandito ka? Dapat ay nasa trabaho ka. Sabi ni Helen, ngunit hindi maalis ang ngiti sa kanyang muka. Helen, hindi ko kayang pabayaan ka na may sakit. Ano bang nararamdaman mo?
kailangan mo bang pumunta sa ospital? Tanong ni Andrew. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangamba. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-aalala kay Helen, hindi niya maiwasang isipin si Maya. Alam niyang kailangan rin itong tulungan, ngunit hindi niya alam kung paano niya ito gagawin. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Andrew ang bigat ng kanyang mga desisyon. Ano ba talaga ang dapat niyang gawin? Napaisip si Andrew. Hindi niya kayang iwanan si Helen na may sakit. Pero bakit hindi niya rin kayang hayaan na nasa panganib si Maya? Kailangan niya mag-isip ng isang paraan para matulungan ng dalawang babae ng sabay. Naisip niya na maaaring tumawag siya ng isang doktor na mag-aasikaso kay Helen habang siya ay wala. Helen, magpapatawag ako ng isang doktor na mag-check up sa'yo. Hindi kasi kita may iiwan na mag-isa habang may sakit ka. Sabi niya kay Helen. Tumango naman si Helen. Salamat, Andrew, ha. Pero siguraduhin mo ligtas ka, ha? Alam kong may iba ka pang kailangan gawin. Pagkatapos tawagan ng doktor para kay Helen, sinabi ni Andrew ang sitwasyon ni Maya. May problema din si Maya, Helen. Kailangan ko rin siyang tulungan. Nagulat si Helen, pero agad siyang nag-react. Sige, umunta ka na at tulungan si Maya. Ako naman magpapahinga at magpapagaling. Huwag mo na akong alalahanin pa, Andrew. Nagpa siya si Andrew na kumilos na. Una niyang ginawa ay tumawag sa isang doktor na mapagkakatiwalaan na mag-aalaga kay Helen habang siya'y wala. Pinangako niya kay Helen na babalik siya agad pagkatapos niyang tulungan si Maya. Pagkatapos niyang siguraduhin ligtas si Helen, nagpunta siya sa pulisya upang ipaalam ang sitwasyon ni Maya. Sa tulong ng mga kaibigan at kakilala, nagsimula silang mag-organisa ng isang search and rescue operation para kay Maya. Ang mga araw na iyon ay puno ng tensyon at kaba. Si Helen ay unti-unti nagpapagaling habang si Maya ay patuloy na hinahanap. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi nawala ang determinasyon ni Andrew. Sa wakas, matapos ang ilang araw ng walang humpay na paghahanap, natagpuan nila si Maya. Nakita ni Andrew ang takot sa mga mata nito. Ngunit sa kabila nito, nakita rin niya ang lakas at tapang na ipinakita ni Maya. Nang matapos ang lahat, bumalik si Andrew kay Helen. Pinasalamatan niya ito sa kanyang pag-unawa at suporta. Sa uli, natutunan ni Andrew na ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa romantikong relasyon. Habang unti-unting gumagaling, nagsimula na rin maghilom ang puso ni Helen. Sa mga araw na yon na siya ay nag-iisa, natutunan niya na hindi sila ni Andrew ang para sa isa't isa. Samantala, habang patuloy ang pagpapagaling ni Helen, lumalalim naman ang samahan ni Andrew at Maya. Nang tuluyan nang gumaling si Helen, nagpasya siyang kausapin sina Andrew at Maya. Andrew, Maya, gusto ko lang sabihin na masaya ako para sa inyo. Alam kong hindi kami ni Andrew tinadhana at natanggap ko na yun. Ang mahalaga sa akin ngayon ay ang kaligayahan niyo. Sabi ni Helen, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Napangiti sina Andrew at Maya. Salamat, Helen. Mahalaga ka rin sa amin, pero sa ngayon ay magkaibigan pa lang kami. Pero hinahayaan niya na akong ligawan siya. Sabi niya rito habang hawak niya ang kamay ni Maya. Pinayuhan naman ni Helen ang dalaga na sagutin na ito dahil mabait naman ang kaibigan. Ang politiko na nagkidnap kay Maya ay hindi nakatakas sa batas. Dahil sa tulong ni Andrew at ng mga polis, naaresto ito at nakulong. Sa kabila ng kanyang kapangyarihan at impluensya, hindi siya nakaligtas sa hustisya. Samantala, sina Andrew at Maya ay nagpatuloy sa kanilang buhay. Masayang masaya sila sa kanilang relasyon. Makaraan kasi ng ilang buwan ay naging sila na. Ang bawat araw ay puno ng tawa, pagmamahalan at mga bagong karanasan. Sa bawat sandali na magkasama sila, lalong tumitibay ang kanilang pagmamahalan. Ngunit sa kabila ng kanilang kaligayahan, bigla na lamang nawala si Maya. Hindi alam ni Andrew kung saan ito nagpunta. Ang tanging iniwan nito ay isang liham na nagsasabing kailangan nitong umalis at hanapin ang kanyang sarili. Nagulat at nalungkot si Andrew sa biglaang pag-alis ni Maya. Ngunit sa kabila nito, naiintindihan niya ito. Alam niyang kailangan ni Maya ng oras para sa kanyang sarili. Kaya naman sa halip na pigilan ito, nagpasya siyang suportahan si Maya. Sa mga araw na wala si Maya, naramdaman niya ang pangungulila. Ngunit sa kabila nito, hindi siya nawala ng pag-asa. Alam niyang balang araw ay babalik si Maya
at muli silang magkakasama. At sa huli, nang bumalik si Maya, mas lalong tumibay ang kanilang relasyon. Napatunayan nila na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa distansya o sa oras na magkasama, kundi sa tiwala at pagmamahal na binibigay sa isa't isa. Isang araw, habang nagbabasa si Andrew ng pahayagan, natagpuan niya ang liham na iniwan ni Maya noon, kaya mas ganap niyang naunawaan ng lahat. Sa liham, ipinaliwanag ni Maya ang dahilan ng kanyang biglaang pag-alis. Andrew, alam kong naguguluhan ka sa biglaan kong pag-alis. Gusto kong malaman mo na hindi ito dahil sa iyo o sa atin. Ito ay tungkol sa akin. Noong nakaraan, maraming nangyari sa buhay ko. Mula noon hanggang sa pagkikita natin, maraming nangyari. Naisip ko na baka kailangan ko muna ng oras para sa sarili ko. Kailangan kong harapin ang aking mga takot at alamin kung sino ba talaga ako. Kailangan kong malaman kung ano ba talaga ang gusto ko sa buhay. Huwag kang mag-alala, Andrew. Hindi ko hahayaan na mawala ka sa buhay ko. Babalik ako. Yan ang pangako ko sa iyo. At sa pagbalik ko, magiging handa na ako para sa atin. Sa ating habang buhay na pagsasama. Mahal kita, Andrew. At higit sa lahat, salamat sa lahat. Matapos basahin ng liham, alam niya na bumababa ang pagtingin nito sa sarili dahil lamang sa kapansanan. Iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon ito ng self-pity. Nang bumalik nga si Maya, mas lalong tumibay ang kanilang relasyon. Nag-usap sila tungkol sa kanilang mga nararamdaman, mga pangarap at mga plano sa hinaharap. At sa bandang huli, nagpa siya silang ikasal. Sa kanilang kasal, tanggap na tanggap si Maya ng mga magulang ni Andrew. Maya, maligayang maligaya kami na ikaw ang napili ni Andrew. Alam naming magiging masaya siya sa iyo. Maraming salamat rin sa pagliligtas sa kanya noon ha. Kaya naman hindi na ako nagtataka na mahalaga ka sa kanya. Sabi ng ina ni Andrew. Kumuha naman ng lapis at papel si Maya at siya ay nagsulat. Thank you po. Mahal na mahal ko po talaga si Andrew. At gagawin ko po ang lahat para maging masaya siya. Sagot ni Maya. Sa huli, ang kanilang kwento ay nagbigay inspirasyon na ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa romantikong relasyon. Ito ay tungkol sa pag-unawa, pagtanggap at pagmamahal sa kabila ng mga pagsubok. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa dami ng oras na ginugol, kundi sa kalidad ng oras na ibinibigay natin para sa kanila. Sa pagiging handa na magbigay ng sakripisyo, pag-unawa at pagmamahal para sa mga taong mahalaga sa atin. Sa araw ng kanilang pagdiriwang, hindi lamang sina Andrew at Maya ang puno ng kaligayahan. Si Helen na naging malapit na kaibigan nila ay kasama rin sa kanilang kasiyahan. Helen, salamat sa pagdalo sa aming pagdiriwang. Mahalaga ka sa amin ni Andrew. Sabi ni Maya sa sulat. Maya, Andrew, salamat din sa inyo ah. Masaya ako para sa inyong dalawa. Sagot ni Helen. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa kaligayahan. Habang sila nagdiriwang, naramdaman ni Helen ang isang malalim na kasiyahan. Sa kabila ng lahat ng nangyari, natutunan niya na tanggapin ang katotohanan at ang mag-move on. At higit sa lahat, ay ang maging masaya para sa mag-asawa.